Lusot na sa ikatot huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na magre-regulate sa mga motorcycle for hires. Sakaling maisa batas, kikilalanin na ang mga ito bilang pampublikong transportasyon. May report si Von Aquino. Gabi ang pasok ng BPO employee na si John Carlo Chua kaya hirap sumakay. Buti na lang daw may mga motorcycles for hire. Malaki yung tulong niya especially sa mga tulad ko na kadalasan nata-traffic. Ipinasa na ng Kamara sa third and final reading ang House Bill 10424 o panukalang batas na magre-regulate sa mga motorcycles for hire. Sa Senado naman nasa Committee on Public Transportation ang bersyon nito ng panukalang batas. Kapag naisa batas ang panukala, kailangan ng magparehistro ng mga motorcycles for hire sa LTO. Sa ilalim din ng panukala, inaatasan ng DOTR at LTO na magtakda ng standards at specifications ng motorsiklo na papayagang mag-operate bilang motorcycles for hire. Sa ngayon, ang mga motorcycles for hire ay nag-ooperate lang sa ilalim ng pilot study na sinimula noong 2019. Mas maganda po siguro para maging legal po talaga kami. Para magkaisa na rin yung peer. Kasi ang iba kasi, mababa ang pamasahe. Sa ibang ano naman, MC Taxi may mataas. Naghahanap buhay din naman sila. Hindi naman pabor ang isang taxi driver at pribadong motorista. Talo na kami sa pasahero eh. Lahat ng pasahero na pupunta talaga sa kanila. Nagkakaroon lang kaming pasahero pag yung umuulan, malakas ang ulan. Ayun. Kung saan-saan po sila sumisingit eh. Sa gawa ng mga sasakyan na yan, yung mga gasgas na yan, gawa po nila yan. Sumasabit pa nga dyan minsan, natutumba sila tapos babayaran mo pa. Sa pag-aaral ng LTFRB, tinatayang 370,000 na pasahero ang sumasakay araw-araw sa mga motorcycle taxi. Napupunan daw nito ang kakulangan sa pampublikong transportasyon. Kaya inirekomenda ng LTFRB sa Kongreso na gawing pampublikong transportasyon na ang mga motorsiklo. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.